Merong isang actor na aamin na siya'y magiging ama na. Ha? Yes. Ang aga ng blind item. Sa likod ko na, ano ba naman yan? Mamaya misinterpret nila, nananakit ka. Ano ka ba naman? Yan ang dynamics ng pag-aharutan na. Ha? Oh. Parang ganyan din yung sinabi ni Vice, ha? Ano na ro ba lagay ng mga puso ng kanilang iniidolong Kim Pao? Ha? Kim Chu at Paola Avellino. Oh, hindi. Eh parang hindi na daw ganun kasulit. Ay? Talaga? Hindi naman ako nag-aangat ng malaking bahay, malaking ano, yung sakto lang, simple lang. Gusto ko na nga magpamilya. Hindi alam ng mga cast. Ay, oo. Kung sinong pumatay kay Divine. Ah. Hello mga kaabi, dito po ang inyong mangalong. Ito pa si Mamaloy. Ito po si Ate Runner. Ito naman po si Papa O. Yan. Ano pa nga ba? Ang lagi ninyong inihilit sa amin. Chika mo na! Dali! Ay, naku, Nay. Yes, Nay. Oo, Diyos ko po. Ito na. Oh. Merong isang actor. Oh. Oo. Na aamin. Ha? Na siya'y magiging ama na. Ha? Yes. Ang aga ng blind item. Open and salvo. Oo. Talaga? Usap ko yung actor eh. Oh? Eh, sabing ganun sa akin, eh, close ka naman sa mami ko, kaya sa'yo ko unang sasabihin sa'yo. Ha? Tito OG, ano yun? Magiging tatay na ako. Oh! At syempre, sabi niya sa akin, tatapusin ko lang tong trabaho to. Lilipad na ako. Kuya, manananggal? Ha? Da? Yeah. Ikaw yun? I mean, ano? Ikaw yun, di ba? Hindi sila sanay, naka-formal kang ganyan. Ha? Oh. O anyway, inililipad, pupunta na ibang bansa kasi andun na yung girl. Ah! Andun din mga anak. Oh! Ano ko, kuya? Teka muna. Bakit? Mukhang kailangan ko ng alcohol. Hi! Hi! Grabe! Ano? Yan ang dynamics ng pag-aharutan na. Ha? Wala ko kayong pakialam kasi kaming mo ito, no? Ha? Friendship po namin ito. Ha? Kaya kabisado namin ang isa't isa. Ha? Yung pag-aharutan po namin, kabisado namin kung paano kami kumilos para mag-aharutan. Ganito talaga kami. Parang ganyan din yung sinabi ni Vice. Oo nga, nakakaloka. Ano nga yung balita na yun? Kasi nga, Nay, sumagot itong si Meme dun sa isang netizen na nag-post. Sabi ng netizen, okay lang yung magbisitan at asaran, pero wag mong pisikalin si Ann. Meme, respect mo pa rin pagiging babae niya. I have watched one time sa tawag ng tanghalan, biniro ka ni Jong. May nilagay sa buhok mo, tapos bigla mong sinabunutan si Ann. Napagbintangan mo siya, respect mo pa rin siya. Sabi niya gano'n. Kaya ano sagot ni Vice dyan? Ito yung sabi ni Meme. Huwag mo nang sabihin, Mamaloy. Sinabi ni Kuya kanina eh. Ha? Iba to, gaga. Ano ka ba? Ano yung eksaktong sinabi dyan ni Vice? Eto na eh. Depensa. Basa. Huwag niyo po kaming alalahanin. Uh-huh. Kami po ang may relasyon, kaya kami po ang magde-decide kung paano kami mag-aharutan. Iba-iba po ang dynamics ng mga magkakaibigan. Yun. Hmm. Ganun talaga. Minsan, di ba, parang nakakalimutan natin na nasa harap tayo ng TV. Mm-hmm. Di ba? Nakakalimutan natin na mayroong audience nanonood mm-hmm. sa atin, di ba? Mm-hmm. Kasi kung wala namang camera yan, talagang kahit magdugo pa yan bilang resulta ng pag-aharutan, eh parang baliwala yan. Mm-hmm. Kaya lang nga, syempre, nabibigyan niya ng obserbasyon, ng opinyon ng ibang tao kapag nakikita nila. Mm-hmm. Lalo na sa mga panahon ngayon na parang ang babae ay hindi na pwedeng basta basta biruin, saktan, dahil naku-call out na. Oo. Yung pagpapaliwanag na ganyan ni Meme, eh ganun talaga ho sila. Dynamics na nila yan. Oo. Parang kami din dito, naku-call out ako minsan pag ano, inaano ko si Loy, ba't ka nananakit? Ganyan-ganyan. Eh hindi pa nag-jerk lang yan. Kunwari, gaganonin mo lang yan, gaganon siya, bigla. Diba? Ito ginagano. Diba? Kinatotoo eh!
kasama ko. Madiin na. Parang may pote. Oh, ay, baka mo isipin naman ninyo na parang nagsasabi ng totoo sila. Parang ano eh, parang ngayon na nakakaganti ng bomba sila. Hindi po, ganyan talaga kami. Kasi, lalo na kung araw-araw kayong nanonood sa amin, at araw-araw din kayo nanonood sa It's Showtime, mapapansin nyo yan na ganun talaga ang magbabarkada. Ngayon, nasa inyo na yan bilang manonood kung paano nyo babasahin yun at kung paano nyo i-interpret yun o tatanggapin o hindi tatanggapin. Oo, ganun lang. Ngayon, yung sinabi nung isang netizen na sana wag naman daw ganun si Vice, eh, naki-Vice naman yon. Kung paano naman niya next time haharutin o makikipagharutan kay Anne. Kung isa sa alang-alang ba niya yung opinion ninyo, yung observation ko. Ganun. Ngayon, kunwari kami, no, sinabihan niyo na ako, pero ginaganon ko pa rin si Loy. Basta, magpasalamat po tayo dahil pag hindi ko na ginanon si Loy, masama talaga loob ko sa kanya. Oo nga po. Kasi syempre, di ba, maggulat kami. Ba't ginanon na nanakit si nanay? Oo, di ba? Oo nga, Mama Loy. Kahit yung pagupit ni Kuya, okay lang yan, Kuya. Umupit ka lang ng umupit. Kasang bilhin na akin. Parang gusto ni mo na nanay managdagan ng days. Basta, iba-iba naman yung interpretation natin. Lalo na sa mga panahon ngayon, Loy, ha? Yung mga artista, medyo quit down na sila sa mga nakapaligid sa kanila. Kailangan mag-behave sila. Kailangan kumila sila ng naaayon sa panlasa ng mas nakakarami. Kasi minsan, yung ang tama naman yung ikinikilos mo, tama naman yung binibehave mo, di ba? Biglang pupunan ka na, tapos i-misinterpret na lang ng iba. Di ba? Yun din ang masaklap sa mga panahon ngayon. Sa presensya ng makabagong teknolohiya, di ba? Na lahat halos tayo, may camera yung phone natin. Di ba? At may social media accounts. Oo, di ba? Sabi ko naman sa'yo, Nana, be careful what you wish for. Okay lang. Gagang pinatunog ko lang ng iupuan. Kuya, yan ba sisimanin mo? Yan ang hindi okay, Kuya. Kaya Kuya, umupit ka na lang. Ewa ka sa iyo. Oh, anyway, nakakaloka. Minaamoy ba kayo? Nasamyo eh. Hindi, minaamoy ba kayo? Oh. Hindi kasi ito nga, marami nag-a-ask sa akin ng netizen. Kung ano na raw ba lagay ng mga puso ng kanilang iniidolong Kim Pao. Hi? Kim Chu at Paolo Avellino. Oh, ano na nga ba? Oo, eh yun na nga. Eh, syempre, karamihan, lalo na ako, hindi ba? Naniniwala na kayo na Kim Pao ako. Ay, lagi-lagi nanonood yan. Kasi nakaabang ko lagi kung ano na raw ba ang lagay ng puso niya. Sila na raw ba? Sa totoo lang, hindi pa po sila. Yun lang ang ating wini-wish. Kasi ang nalaman ko lang no, mula sa production staff ng What's Wrong with Secretary Kim, eh parang hindi na daw ganun kasuya. Ay, talaga? Oo. Yung okay sila sa set, okay. Pero yung ligawan, medyo malabo daw. Oh? Mm-mm. Talaga? Yan. Sabi ko, eh, bakit naman ganun? Siyempre, nalungkot ako ah. Oh? Kim Pao eh. Paano ka nalungkot? Bakit naman ganun? Kuya, paglungkot lang! Yung dede niya. Dede ba yun ang likod? Tigas eh! Sinabi ko nga doon sa production staff, bakit naman gano'n? Eh parang ano eh, mas sweet sila nung una. Nito na raw, parang hindi gano'n naka-sweet. Eh kuya, baka may pinagdadaanan lang? Sana, hindi ba? At syempre, sabi ko nga doon sa kausap kong production staff, sana sila pa rin magkatuluyan. Kasi talaga gustong-gusto ko sila. Ang problema, parang hindi na daw ganun ka intense yung feelings ni Kim Chu towards Paolo. Dahil si Paolo talagang passionate sa acting. Tapos kung ano lang yung dumating, ganun lang siya.
Oo, kasi parang ano eh, may iba raw gusto si Paolo eh. Hindi si Kim Shu? Alam nga naman ako. Ha? Ay! Baka si Josa? Diyos ko naman kayo. Pumali ko na kay Kim Shu. Alam mo naman matay na matay si Josa kaya ano, Paolo Abellino na. Oo nga, Diyos ko. Sabi ko sana ano, no, yung sweetness nila on-cam. Sana ganun din sila sa off-cam. Sana manumbali kasi di ba nung simula, ganun yung mga nakakarating sa'yo na apaka-sweet nila sa set. Eh kuya, hindi kaya nakikita niya yung patauhan ni Sian Lip kay Paolo? Again, hindi ko na naman yan alam, Brenda. Oo. Tapos ako na naman makukot, Brenda. Nakakalala ka ng taon. Nagtanong lang naman. Oo, pero hindi. Basta mag-pray pa rin tayo. Correct. Na ganun lang ako mismo bilang kilala ko si Paolo Abellino. Eh, mabait namang bata niya. Ay, bumabawi, kuya. Mabait. Gaya nakakasama ko na si Paolo, mabait talaga yun. Pero na sa tingin mo, hindi naman magkagalit si Kim Chul tsaka si Paolo Abellino? Hindi naman. Hindi naman ang hirap no na may kagalit ka sa set. Oo. Hindi sila magkagalit. They are okay at sila naman ay nagkakasundo. Bilang sila ay naka-in-character sa What's Wrong with Secretary Kim. Yeah. Na nakakaloka kayo view. Eh talagang ano, paisa-isa kayo ng episode na bubuisit ako. Bitin na bitin si nanay. Samantala, Loy, ilang netizens naman ang nagtatanong kung nanliligaw na nga ba kay Kim Chu ang isang searchy ng Especially For You segment sa It's Showtime. Ang matikas na lawyer na kababayan din ni Kim from Cebu na si Attorney Oliver Moeller. Nauna na rito ay itinutokso ito kay Kim ni Vice Ganda kaya yung iba ay nagka-idea na since single na uli si Kim ay baka naman posible. Pero marami rin nang natuwa ng marespetong sumagot ang lawyer kung ito ba ay nanliligaw sa dalaga. At ang naging kasagutan nito ay, I don't think it's fair that I speak about that without her permission. Sorry, I hope you understand. Kim is pretty nice. Oh, tama naman si attorney. Napaka-gentleman, hindi ba? Samantala, sabi ng isa nating source sa kampo ni Kim Chu, hindi pa raw ini-entertain ni Kim ang idea kung paihintulutan ng aktres kung sakaling liligawan siya ni Attorney Oliver. Baka nag-e-enjoy lang talaga si Kim sa pagiging single sa kasalukuyan. Hindi kaya? Anyway, sa pagkakataong ito, since Kim Pao supporter ang Mama Ogs ninyo, eh hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa na yung kilig ng mga fans sa Kim Pao ay magkakaroon pa rin ng katuparan na sila pa rin ang maging ending. Naku, sanang na. Ang bias ko. Anyway, naku, Diyos ko, oo. Ang pinag-uusapan ngayon ng bongga, di ba? Yung obligasyon ba ng anak na buhayin, suportahan, samahan ng mga magulang nila. Oo, Diyos ko. Hanggang ngayon, hindi pa rin yan matapos-tapos. Kaya rin naman, tayo'y sumakay sa tanong na yan. At yan ang itinanong natin mismo kay Anthony Jennings. Pagkatapos ng press con ng Can't Buy Me Love. Yeah. Ano nga pang masasabi mo doon, Anthony? Natutuwa ako kay Anthony dahil kinu mo naman nararating yung lolo mo. Yes! Oo, nung araw lang, di ba? So, hindi mo ba kala yung mangyayari sa ito ngayon? Hindi ko na-expect last. Pero, naman yung passion, yung work ethic. Hindi ako pababayaan din ng team ko. Pagka yung trabaho mo, ginagawa mo siya ng maayos, tuloy-tuloy naman siya, magtutuloy-tuloy kayo. Kailangan lang di mawalan ng ano, pag-asa yun. Naman yun, diba? Dami ng times na nawalan, pero hanggat may pamilya ka at may sumusuporta sa'yo, may palaging may nasasandal lang kayo, kaya-kaya mo yun. And speaking of pamilya, diba, pinag-uusapan ngayon kung dapat bang tumanaw ng utang na loob o dapat bang gantihan, bawian ng anak ang kanilang magulang pagdating ng araw. So iba-iba yung iba-iba yung sagot. Yung sagot nila diyan. Sa iyo? Naniniwala naman ako sa yung sa iba na parang hindi mo naman responsibilidad talaga na, 'di ba? Kung hindi talaga kaya,
Pero as long as kung ano yung meron ka, feeling ko, kung may mapoprovide ka, bakit hindi? Pamilya mo pa rin yun. At the end of the day, pag wala ka ng tao, pamilya mo pa rin yung uuwihan mo yun. Diba? Kaya ako, oo, hindi mo responsibilidad, pero kung meron ka, diba, bakit hindi? Bakit mo pagdadamutan ng magulang mo kung meron ka? Diba? At kung may kapasidad kang tulungan? Tulungan, ayun. Kaya nga nandito ako ngayon, para din sa kanila. Hindi lang naman din para sa akin to. Ah, okay. So itong mga pagtatrabaho mo sa bilang artista, saan nakalagak yung kinikita mo dito? Siyempre sa bukod sa pamilya ko, sa personal lives ko rin, sa future ko rin. And sa future din ng mga kapatid ko. Kasi may mga pinaparal pa akong kapatid eh. So para sa future din nila. Iyon ako naman na dinasin nila yung dinaras ko before. Gusto ko na maging stable kami sa family. And mas masaya yun. Ngayon lang yun naman yung inaangad. Hindi naman ako nag-aangad ng malaking bahay, malaking ano. Yung sakto lang, yung simple lang. Gusto ko na nga magpamilya. Ano, joke? Oh my God. Joke lang. Na yun na nga yung tanong ko. So, yun na nga yung tanong natin. Ano? Pagka ganun daw na medyo banat na yung buto mo sa pagtulong sa pamilya, eh ang tendency niyan, eh kaya mo nang magbuo ng sarili mong pamilya. Ganun ba si Anthony? Ako, ngayon? May time for that. Naniniwala ko na darating yung panahon na mapupunta rin ako sa ganun. Kasi lahat naman tayo inahangad natin is pamilya, magkaroon ng sarili pa. Feeling ko yun yung mahirap mabuo ngayon sa generations ngayon. Yung magkaroon ka ng buong pamilya. Kasi halos lahat naman, di ba? Kasi mo, watak-watak na broad family. Pero ako, since ganun din yung pinagdaanan ko sa parents ko, hindi naman kami broken family, pero syempre nawala na yung dad ko. Alam ko yung pakiramdam ng hindi kayo buo eh. So, yun yung pinakamahirap ngayon na makuha. Yung magkaroon ka ng buong pamilya at masaya yung pamilya. Ayun, di ba? Tama. Ganun lang naman yon, no? Iba-iba naman yung ating mga pananaw tungkol dyan, ano? Lalo na ako, 100%. Kapag nakita ng bata yung paghihirap ng magulang niya para sila yung mabuhay lang, yun ang bumabalik sa magulang. Di ba? Pero Nay, ang dami natatanong kasi di ba itong si Maris Racal, di ba alam naman na happy siya kay ano, Rico Blanco. Kamusta naman daw ang ano, heart nitong si Anthony Jennings? Ay, nako. Sinagot din niya ni Anthony Jennings. Noon pa naman daw, ba't akong sumasagot? Anthony, ikaw na sumagot. Matagal na yun. Actually, napag-usapan na yun before sa mga past interviews ko. Ito yung banggit ko na rin yun. Ito yung non-showbiz. Supportive naman siya sa ginagawa ko. Ayan, may rare yung makahanap ka ng susuportan kasi ginagawa mo, lalo na sa larangan ng trabaho mo. Mahirap yung work natin, di ba? Hindi ko din maintindihan ng lahat kung gaano kahirap mag-artista, pero kaya-kaya naman. And then, basta as long as sumusuportan naman, and nagkakaintindihan naman, may communications kayo, yun, go work yun. At naiintindihan naman to ng mga fans ng Snorin. Naiintindihan naman po nila. Actually, na yung isa sa pinaka na-appreciate namin dalawa ni Maris. Kasi sobrang rare ng gantong situation, yung, di ba, yung parang, which is yung nga sabi ni Maris, dati naman nangyayari to eh, bakit ngayon hindi, di ba? So, okay din yun, kahit na may personal lives kami, pagdating sa trabaho, nandun pa rin yung professionalism namin. Hindi nawawala yun. Yung paggalang namin sa isa't isa. Meron naman pa niya. Ano nakakatuwa yung nangingialam? Diba? Supportive. Diba? Nakakatuwa yung mga fans kasi naiintindihan namin kani-kanya sila. Pero pag magkasama sila on screen, talagang patok na patok pa rin ang kilig. Diba? Tapos ito nga, Loy, hindi pa. Doon sa aking panayam sa OGDS Inspire, saan nakausap ko si Anthony Jennings na grade 2 lang ang kanyang na-attain, na-abot. Kaya tinanong ko kung may balak ba siyang magpatuloy hanggang sa makapagtapos ng pag-aaral. Ano sabi na? Ito. Ako, plano ko next year. Pero tatry ko din this year. Kasi nag-exam ako for ano, para makapag-college na ako. And yun din naman talaga ang top priority ko. Isa sa pinaka number one sa bucket list ko is tapusin yung pag-aaral. Sabihin na natin, nandito tayo ngayon. Pero hindi natin alam kung gaano ba tatagal to eh. Importante pa rin yung may second option ka, first option mo ngayon actually. Kaya kailangan mo rin talaga tapusin yun. Education yun eh. So yun yung magtutulong din sa'yo sa buhay mo. And yun nga, kung paano mo i-handle yung sarili mo. Marami rin ako matututunan sa lahat naman tayo pinagdaanan. Ang ganda rin sinabi niya na ano, hindi habang buhay ang show business, kaya maganda rin talaga na meron kang fallback. Correct.
yan ay sa finale ng 148 episodes ng Can't Buy Me Love. Oo, kaya naman nag-iiyakan dyan sa presko. Ano? Yes. Sa pamumuno ni Tita Nova Villa na talagang masyadong attached doon sa kanyang mga anak-anak at sa set. Yes. Oh. Kau kasi ko nagpaiyak eh. Ay, Diyos ko. Mas umiyak si Tita Nova dahil alam mo bang sinurprise siya? Di ba? Uh-huh. May nakita kong video sinurprise si Tita Nova sa kanyang 78th birthday. Oh! Oo, oh, ayan o. Oh. Kung paano ka namin naaalala sa aking brush at sa aking makeup. Para maalala mo si Roxanne. Kahit anong binyag ng anak ko. Kada isang ulam, isang sulpot. Ang laging dala-dala ni Tita Nova ay narcissism. Ang maalala mo ako isang bombilya. Gusto ko yan. Ang kailangan ko po si God dahil sa inyo. And I'm very grateful because I don't think I'd be half the person I am now to write for you. And because of the birthday, napuong muli ang ating sambahan. O, oh, diba? Oh, nakakatuwa yung mga kasama niya sa Home Along Dariles. Lalo na si Maybelline. Diba? Congratulations sa Can't Buy Me Love, ha? Yes! Napakamatagumpay ng teleserye na yan. Yes! Ng ABS-CBN Studios. At kaabang-abang na eh, ang kanilang precious finale. Na hindi diba? Alam ng mga cast. Ay, oo. Kung sinong pumatay kay Divine. Lahat daw sila na eh, diba? Tinatanong. Clueless. Oo. Walang may alam kahit isa sa kanila. Yun pati na. Sila, inaabangan nila kung sino sa kanila ang pumatay. Hindi na alam. Ha, ako pala. Yun na, diba? Diba? Exciting po. Tutok na po tayo sa ilang huling linggo ng Can't Buy Me Love. Yes. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Diba si Mama Loy? Subscribers, subscribe na! Click nyo na po yung subscribe button na nandiyan sa ibaba. At kung naibigan nyo po ang ating episode nyo na at meron kayong komento sa na aming chika, i-comment nyo na po yung below, i-click ang like button at huwag kalimutan i-click ang notification bell. Dahil pag kinlink nyo yan, kayong unang-unang mananotify na meron kaming latest update. At syempre pa, ang kanya-kanya namin channel. Yes, sana manood at mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mama Loy, M-A-M-A-L-O-I. At nandiyan po, nakapost na ngayon yung aming pong trip to Japan. Nag-giveaway ako na eh kasi ang daming naghihintay nung ating pong mall show. Kaya yun yung inuna kong pinost. Ngayon po, yung Japan trip po namin. Naku! Ang aming adventure. Alam niyo kung ano nangyari sa amin dyan. Nandiyan po yan. At kung kayo naman po ay kakasal or meron kayong event, debut, birthday, corporate event. Naku! Si Mama Loy po ay may events ka company, ang La Vida Events and Creatives po. Sana po yung maging part po kami na pag-realize ang inyong dream events ng dream wedding, dream debut. Yan po. Thank you very much! Lena. At yes, mga ka-update, papalo naman po ng aking FB page at Mrena po. M-R-E-N-A. Ayan. At syempre pa, ang ating panayam kay Anjo Iliana pa rin. Yeah. Oo. Ay, naku, Diyos ko. Napaka makahulugan ng kanyang mga sinabi dyan. So, OGDS Inspires lamang po. Yes. No? At ang OGDS Showbiz Update ay mayroon fanpage din po. May Spotify at Apple Podcast. Yeah. Mapapakinggan din po kami dyan, ha? Mm-hmm. At syempre pa, ang OGDS TV naman, fanpage, ayan, sa ating mga balitaan dyan, ano? Mm-hmm. Huwag niyo kalilimutan mag-like at follow, okay? Yes. At syempre, ang ating pasasalamat sa Gorgeous Smile Dental Clinic ni Doc JC Solis, ayan, para yes, sa aming winning smiles. Uh-huh. Oo. Yes, kuya, sa akin din. Hello, Doc LJ, di ba take care of yeah, my creation? Yeah. Ayan. At syempre pa, para sa aming skin, o, kita nyo naman, ha? Ginanon lang na mula na. Gusto mo mamula rin yung mukha. Ay, hindi ako na tumukula na. Ang dami, o. Ang dami. Hindi manansin. Ang dami, nanay. Ayan. And the Skin Beauty and Wellness Center. Yes. Malapit sa ABS-CBN along Mother Ignacia, no? Grandia Place na eh. Sa gilid lamang po yun ang Watsons. Yeah. Yan. Gusto yung magpaganda, magpapaya, magparetoke ng ilong, magpa-botox, whatever.
dyan po, ha? Dahil yung mga palpak na gawa ng ibang clinic, sa kanila pumupunta. Ay! Clue! Ayoko na lang magsalita. Ayan, at syempre pa, maraming salamat sa Sushify. Yeah. Pinakamasarap na baked sushi. Mm. Oo, na may dalawang branches sa Makati at sa Quezon City. Yeah. At syempre, ang The Hungry Sips, napakasarap naman ang kanilang baked lasagna, mm-hmm. baked nachos, baked salmon, at yung kanilang baby back ribs, pakasasarap, promise na po. Kakamis! Oo. Mm. Kaya naman sila ay laging nauubusan dahil ang dami-daming umu-order sa kanila yung sushi pie at yung The Hungry Sips. Yeah! At syempre pa, ito pa rin po ang yung lingkod, Papa O, si Monty Diaz, na laging nagsasabi eh. At nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo, tuwing umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot, ha? Na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay-sabing, every gising is a blessing! At ano pa nga ba ang lagi ninyong hinihirit sa amin? Chichika mo na! Dali! Nakakami si Knock-Knock ni Mrena, nai. Hayaan mo pag nagsugat ang mukha niya. Hindi! Yung knock-knock! Who's there? Iba yung knock-knock! Sorry. Sige na nga! Hello. Sige na. Ano yung knock-knock mo? Ay, naku kuya. Sige na nga! Knock-knock! Who's there? Kim Pao! Ay! Wow! Ano daw? Ganda kami yung Kim Pao na yan, ha? Sa sampal. Yes, kuya! Brain. Okay. Kim Pao who? Kimpaw ang bigay ng mga... Sakto na nga ba yan? Yan yan eh. Kuwin-kuwin ng kimpaw mo. Baguhin mo, huwag yung mga ganyan. Sige kuya, meron pa ko isa. Parang pilit naman kasi. Ano naman mo yan? Sige, ano yun? Knock-knock. Who's there? Kimpaw. Kimpaw pa rin. Kimpaw who? Kimpaw. May kilisi! Mas pilit! Aray! Nababash ka! Lapit kumayat ka. Envy ko? Ha? Envy? Oo! Talaga? Aray!